Kaya tumatanggap ang mga Israelita, ang mga Hudyo sa loob ng sinagoga na mga instruction o tuntunin mula sa Diyos sapagkat ito ay lugar ng pagtitipon. Tiningnan ko ang kahulugan sapagkat ang sinagoga ay tinatawag na a place of assembly. Nung ito ay maitranslate sa Tagalog, nakita ko po na ang kahulugan pala ng sinagoga, a place of assembly sa English, ay isang lugar ng pagtitipon ginhawa. Diba? Pagtitipon ginhawa. Isipin na lang natin kung bakit nagtitipon sila sa loob ng sinagoga. Para magkaroon ng kaginhawahan yung kanilang mga espiritu, yung kanilang mga kaluluwa, pati yung kanilang mga physical na katawan. Kaya tingnan ninyo, pag mayroong pagtitipon, kahit na overnight, magdamagan, pag para sa Diyos, bay, puyat ka na, malakas ka pa. Eh, subukan mong sumama sa mga pagtitipong magdamagan, yung inuman, lasingan, sayawan. Bay, dalawang araw na, hindi ka pa makabangon. Bakit? Kasi napagal, napagod yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, yung pagkatao mo, yung physical mo. Pero mapapansin natin na kapag sa pagtitipong gawain, kahit magdamagan dalawang araw, tatlong araw, malakas ka at maginhawa ka pa din. Bakit? Kasi ang assembling ito ay assembly ng mga anak ng Diyos ng pagkakatipon. Kaya ang sinagoga ay tinatawag na isang lugar ng pagtitipon ginhawa. Tanong, yung mga lugar ba na inyong pinagtitipunan ay pagtitipong ginhawa? Chapel, simbahan, basketball court, ano pa, mga malalaking lugar, mga closed door meeting na ang Diyos ang pinag-uusapan, ang dahilan kung bakit tayo naroroon. Ito ba ay pagtitipong ginhawa? Nagiginhawahan ba tayo pagkatapos ng service, pagkatapos ng worship, pagkatapos ng pag-aaral, pagkatapos ng panambahan? Pag ang sagot mo amen or oo, ang lugar na yon ay binabaan ng Espiritu ng Diyos, ng presensya ng Diyos. So, maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love!